ating lulutuin ngayon sa ating ano, tanghalian. Nilagang ano, pata ng baka. So ayan, pakuluan ko muna to bago ko ilagay sa pressure cooker para doon na siya tuloy-tuloy lumambot. Kasi itapon ko muna yung ano, yung pinakuluan nito, yung sabaw niya. Kaya salang ko muna siya. So guys, ito na yung aking napakuluan, yung pata ng baka. So ayan na siya, sobrang lambot na siya. Ayan. Ayan, masarap tong gawing nilaga at wala siyang gaanong taba. Puro ganito lang siyang kinuha ko. Ilipat ko muna to sa isang malaking kaserola para mailagay ko yung ibang ano, mga panahog niya. So ayan guys, nilipat ko na sa isang kaserola. Dagdagan ko sa ano, kunting sabaw. Kasi gusto ko masabaw. Sarap humigop ng sabaw na nilagang pata ng baka. So ilagay ko na yung mga ibang sahog niya kasi malambot na siya. Guys, ang mga sahog ko. Ayan. Kung ano mga natitira-tira ko na lang ng mga kulay. Yun. Yun. O, diba? Nilaga ko may carrots. So ilagay na natin muna yung ano, pamintang buo. Tapos, yung sibuyas. Ayan. Naglagay ko ng dalawang ano, katamtamang laki ng sibuyas. Sunod naman natin ilagay para lumambot na siya itong carrots at saka patatas. So, hindi naman siguro magre-reklamo itong ano ko, nilaga guys, na mayroon siyang ano, carrot. Masarap yan guys, lagyan nyo ng kung ano-anong gulay, mahalaga maraming gulay sa sinabawan natin. Kasi yan eh, ano, iwas ano, masyadong mamantika para hindi ka rin makakain ng maraming cholesterol yun. Samahan nyo ng maraming gulay para pag kumain kayo, gulay lang kainin ninyo, huwag nyo kainin yung laman. Itapon nyo laman. Gulay lang kainin nyo ha. Kasi bawal yan sa ano, matataas ang ano, cholesterol. So, takpan na natin para lumambot yung ano, patatas sa carrots. So, ayan, i-check ko ulit guys. Check na natin ulit kung malambot na. So, ayan, okay na to. Medyo malambot na siyang bagya. So, ilagay ko naman ang ano, lagay na natin yung ibang panahog. Sili. Yep. Sili. Cabbage. At repolyo. Kunti lang lalagay itong gulay. Kasi aapaw siya. Ayan ang repolyo. At ito naman guys. Gulay na ano, jerjer. Ayan guys, oh, yung jerjer ko na ano na, nalanta ng bahagya. Pero meron pang ano yung sustansya. Sayang itapon, kaya nilagay ko na lang. Ay, may ano pa rin yan makukuha. Vitamina. May vitamins pa rin makukuha yan. So, haluan ko pa ng ibang mga natitirang gulay. Kasi nga, ito lang yung karaniwang gulay na nandito sa Middle East guys. Yun lang mabilis bilhin at ito lang karaniwan na makikita sa palengke nila. So yan. Healthy pa rin yan. Tsaka bagay pa rin yan sa ano, nilaga. Kahit saan naman siya ay ano, ilagay. Masarap pa rin. So takpan ko na lang muna to kasi ano eh, umaapaw siya eh. Sumasama, ayaw magpalagay yung ano. Ayaw magpalagay yung spinach. Sabi na, spinach, huwag mo ako isama dyan sa nilaga mo. Ayaw ko sumama. Wala kang magagawa. O, tatapang kita. Lantahin ko muna para ano, para maidiin ko siya sa loob.
Na-check na natin ulit, guys. Ayan. Nalanta na yung nalanta na yung dahon. So, itiindiin ko na siya para umano sa sabaw. Ayan. Ito yung aking bulalo. Bulalo na ano naman siya. Pata. Hindi siya maano, cholesterol gaano. Kasi puro ano siya eh. Yung balat. Balat ng paa ng baba. Pero ginaman natin yung ano, dahon na sibuyas. Kahit hindi na gano'ng maluto yun. Dahon na yun. Okay na siya. So, hindi ko napatatagalin to, guys. Kailangan ko lang siya mapatayin sa apoy kasi para hindi siya ma-overcook. Dahil ang laman niya, sobrang lambot na. So, kain na tayo.